rason na tayo, Martin, ay panghinaan ng loob sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ang daming binanggit dyan, yan po ay mga obstacles sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero anong sabi ni Paul? Ang mga ito ay hindi makakapaghiwalay sa amin, sa aming paglilingkod at sa aming pagmamahal sa Diyos. Amen. Say amen. Everybody say praise the Lord. Dapat Baptist maging mainit tayo lagi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God at patuloy na ang apoy sa banal na Espiritu ang siyang magtulak sa atin na maging matapat sa Diyos, na maglingkod na may kagalakan, na maglingkod na may katapatan sa ating Panginoon. Wala Baptist na obstacles ang tunay na Kristiyano, walang pwedeng haharang sa kaniyang paglilingkod na makahadlang sa kaniyang pagpatuloy sa Diyos ba? Wala. Ever say amen. Amen. How does faith works? It will not offer it effectively where there is doubt present. No? Ang pananampalataya, ang biblical faith, it will not offer it effectively kung merong pagdadalawang isip. Totoo tayo na. Totoo yung pinangaral ni Pastor na bigyan kami ng Diyos ng magandang pinagkasan. Totoo kayong sinabi ni Pastor yung mga panaginip, yung mga desire ni Pastor, mga pangarap ni Pastor sa gawain na meron tayong malaking church. Totoo kayo na magkaroon tayo ng mga schools, magkaroon tayo ng service. Totoo kayo, mangyari kayo. Saan? Huwag kayong mag-isip mati ng ganun. Dahil maging hadlang po kayo sa pagpapala ng Diyos. Amen. Kung anong dineclare ng pastor nyo, you have to believe what the man of God says, what the man of God declares. Bakit po, Martin? Ang inyong pakikiisa sa declaration ng inyong pastor, yan po ang, amen, praise God, maging isang magte-trigger na gagawin ng Diyos ang ating pinapangarap dahil tayo'y nagkakaisa. Dahil tayo, Martin, ay merong unity, praise God, sa ating mga minimiti, sa ating dinidesire, sa gawain ng Diyos. Amen. No? Huwag nating i-entertain matin yung mga doubts. Yung pagdadalawang isip. Amen. Hallelujah. Dahil pag tayo mangarap, wala namang bayad eh. Kung mangarap tayo magkaroon simbahan, may bayad ba? Wala. Manampalataya ka lang. Hindi naman sa'yo galing ang pera. Minsan matin, mamublima tayo na hindi sa atin. Laki naman yung ni Pastor. Sana tayo niyan. Paglimahin natin, Matid. Hindi natin ito gawain. Hindi natin simbahan ito, Matid. Ito po'y gawain ng Diyos, Matid. Diyos na ang bahala ang mag-establish sa kanyang gawain. Diyos na ang bahala ang magpala sa kanyang gawain. Kailangan lamang natin sumagpalataya. Kailangan natin natin makipag-isa. Makipag-isa sa alagad ng Diyos para sa paglalago sa kanyang gawain. Amen. Amen. Kung dati Martin, hayaan na tayo injikan ni Satan ng pagdadalawang isip, ng doubts. Praise God. Hallelujah. Dahil po Martin, amen. Hallelujah. Praise God. Ang biblical faith po ay hindi mag-entertain ng anumang pagdadalawang isip. Amen. Amen. Sabi ng Mark 11:23-24, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Grabe. Grabe ang promise sa salita ng Diyos. Kaya nga pag ating sampalatayanan ang salita ng Diyos, at hindi tayo magdadalawang isip, bakit?
marami ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Marami ang magagawa ng Diyos sa fellowship natin. Marami ang magagawa ng Diyos sa pamilya natin. Marami ang magagawa ng Diyos sa trabaho natin. Marami ang magagawa ng Diyos upang tayo ay paangatin sa buhay natin. Kaya kung gusto mo mapit ng magkaroon ng sariling bahay, huwag kang mag-isip kung asa ka maghanap. Sampalatayanan mo ang salita ng Diyos at magiging faithful lamang alam sa Panginoon. Ibigay ng Diyos sa tamang panahon ang iyong mga desire. Kung gusto mo na mag-aangat-angat ang buhay mo, kung gusto mo, amen, praise God, na magkaroon ka ng sariling business, kung gusto mo na magkaroon ng trabaho, kung gusto mo na magkaroon ng magandang kinabukasan, amen, manatili ka sa paglilingkod sa Diyos. Maging faithful ka sa Panginoon at patuloy kang sumapalataya sa Kanya. Huwag kang magdalawang isip sa mga promise ng Diyos, dahil ang Diyos na nag-promise sa atin ay tunay at siya'y tapat sa Kanyang mga pangako. So sa umagang ito, saan kaya nabibilang ang ating pananampalataya? Dahil sa Bible, mayroong little faith, mayroong faith, meron ding great faith. Ikaw lang ang makakasagot. Matthew 8:26, and he saith unto them, why are ye fearful? O ye of little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Sabi ng Diyos sa kanyang mga alagad, o kayong mga maliliit ang pananampalataya. Bakit? Dahil nga mga atin, amen, dumaan yung tinatawag na storms of life. No? Praise God. Why are you fearful? No? Minsan mga atin, takot na tayo pag wala tayong bigas. No? Minsan takot na tayo pag wala tayong pera. Minsan takot na tayo mga atin, lalo pag marami tayong bayaran. No? Praise God. Everybody say amen. Amen. No? Isang testimony lang mga atin, amen, na praise God, gusto ko na ma-motivate yung ating pananampalataya sa Diyos. Alam nyo naman na ako po'y kami po'y nabubuhay sa pagpapala ng Diyos. Sa totoo lang, mga kid, every Sunday, madalas ang giving, mga kid, is 1,000 plus. Sa pagpalagay nyo, mabuhay yung pamilya namin sa giving na 1,000 plus. Yung bill namin ngayon, mga kid, sa bill pa lang, 5,000. Sa tubig, 800 plus. Ang 1,000 plus a week, sana namin pabayad sa bill. Pagkain namin, mga atin, baon sa mga bata. Salamat sa Diyos, pinagpala sa Diyos, nagkaroon ng trabaho. Pero simula pa, walang trabaho sa Diyos. Kami umaasa sa Diyos. Saan tayo pagrinta dito? 10,000 naman. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po ito gawain sa iyo ito. Ayaw kong mamublima sa bagay na hindi akin. Kaya isang bagay, mga atin, na aking sinasampalatayanan sa Diyos. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, ayaw kong i-entertain ang pag-aalala. Kaya, ibigay ko ito ang mga bayarin sa iyo. Ikaw na ang bahala mag-provide sa insaktong alam. Praise the Lord. Meron mang panahon na medyo madelay tayo. Pero hindi abutan ng isang linggo. Kadalasan, 15, hindi tayo makabayad. Mag 16, 17, bayad tayo. Praise God. Ganun kabuti ang Diyos. Praise God. Kaya nga, amen, kung gusto lang natin na mamuhay sa biblical faith, hindi mo na kailangan pag-alalahanin. Diba? Sabi ng Matthew 6, 25 to 33, yung mga langgam nga hindi nagtatrabaho, mga kapatid, pero pinapakain ng Diyos. Amen.
yung mga damo doon sa mga kapatagan natin, no? Hindi ngayon gumagawa, pero binibihisan ng Diyos. Gaano pa kaya kita nagginawa niya ayon sa kanyang wakas? Everybody say amen. So kailangan lang na Diyos wanted, you have to have faith in God. Amen. With your faith, you have to be faithful to God. Patuloy mabit, huwag kang mag-question sa salita ng Diyos. Kung gusto mong pagpapala, you have to believe God. And you have to obey what the Word of God says. Minsan kasi mabit, pairali natin yung katigasan natin. Na mabasa na sa salita ng Diyos, ayaw pa natin sumunod. Paano tayo pagpalain? Tapos gusto natin magkaroon ng bahay. Panginoon, bigyan namin bahay, hindi ka nga sumusunod sa salita ng Diyos. Panginoon, pangatin buhay namin, hindi ka nga sumusunod sa salita ng Diyos. Paano ka pagpapalain? So if you want to be blessed by God, be faithful to the Lord. Trust in the Lord. Dahil pagpalain po ng Diyos ang mga Kristiyanong matapat sa kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. So, mayroong little faith. At yan ang dahilan na sinaway ng Diyos ang kanyang mga disipulo. Sabi niya, Matid, why are you fearful? O ye of little faith. Praise God. No? Peter walking on water. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said to him, oh thou little faith, wherefore darest thou doubt? No? Diba? Alam na ng mga disciples sa Matthew 8:26, kasama nila si Jesus. Alam niyo, mabit, kung bakit minsan may mga Kristiyano na nagda-doubt, walang biblical faith sa Diyos, dahil hindi nila masyadong kilala kung sino ang Diyos. Amen. Dahil ano, pag kilala mo ang Diyos, Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God, for he that cometh to him must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. He is the rewarder. Yung sinabi ng Word of God, without faith it is impossible to please God, but he that cometh to him must believe that he is. Nandiyan na ang lahat, mga kapit. Kung anumang kailangan natin sa Diyos, nandiyan na pag tayo sumampalataya sa Diyos. Dugtungan lang natin yan, that He is our provider, that He is our healer, that He is our protector, that He is our blesser, that He is our all things. Pag dugtungan mo lang yan, if you have faith in God, God will give what you need. Praise God. Ibigay sa Diyos, Martin, if you're fighting Him. Praise God. Hallelujah. Dahil po, Martin, ano nangyayari? Ba't sinabihan ni Jesus ang kanyang disciples, Martin, na yea, a little of faith? Dahil alam nila si Jesus kasama nila. Pero sila'y nagdalawang isip nung dumaan ang bagyo. Pangalawa, si Peter. Nung nakita nila, Martin, doon sa dagat, na parang mayroong ghost, Martin. Ang unang nakilala si John, sabi ni John, ang Panginoon yan. Sabi ni Peter, kung ikaw yan, Panginoon, pwede ba papuntahin ko ako sa iyo? Sabi ni Jesus, halikawa. Nung lumakad si Peter, Martin, umapak siya doon sa dagat, sa tubig ng dagat, Martin. Galing sa bangka, umapak sa tubig ng dagat, natalakad siya. Pero nung naramdaman niya, Martin, ang mga weeds, mga balon, naramdaman niya siguro, tumama doon sa paa niya, Martin. Imbes na patingin siya kay Jesus, tumingin siya doon sa mga malakas na bahaw, na balon. Anong nangyari? Biglang na-unload si Peter. Praise God. Ang kailangan natin, Martin, tumingin tayo lagi sa Panginoon. Kung meron mang pagsubok, kung meron mang pangangailangan,